Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang tungkuling ginagampanan sa mundong ating ginagalawan. Tungkuling may kaakibat na responsibilidad. Sa bayang Kristyanismo, ang kinamulatan tulad ng Pilipinas, may malaking papel ang mga alagad ng simbahan sa paghubog ng sangkatauhan tungo sa maka-Diyos na pamumuhay. May mga panahong sila rin ang alternatibong nilalapitan ng mamamayan sa oras ng kagipitan, kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Ang pagkalantad nga kayang ito sa tunay na kalagayan ng sambayanan ng ilan nating itinuturing na haligi ng pang-espiritual na pangangailangan ang dahilan kung bakit sila sumasabak na rin sa politika. Ngayong Linggo, kung saan tampok ang dalawang alagad ng simbahan na naghahangad magkatulong sa gitna ng kakarami sa pamamagitan ng pagpasok sa mundo ng politika. Ako po si Father Edwin Semblante ng Pachen, kasama ang Children of Light. Sama niyo po kami sa isang episode. The Philippines is for Christ. Forever your name be exalted. Distorted, mali. Sapagkat sa una, politika ay nilikha ng Diyos yan eh. Kung paano nilikha ng Diyos ang kaluluwa, ang kabuhayan, ang lahat ng sangkap ng tao, ganun din ang pagkalikha ng Panginoon sa politika. So, since politics is a creation of God, it has to be good. Politics should be the welfare of the people. Yeah, the welfare of the people and the good of society. Ang paglilingkod ay walang pinipiling lugar o panahon. Ito isang tungkuling iniatas ng Panginoon. Isa sa mga political detainee noong dekada 70, si Father Leonardo Polinar. Sa kulungan ang naging hantungan niya dahil sa pagiging aktibo sa mga kampanya laban sa mapang-abusong rehimeng Marcos. Ang pagre-rebelde noon ni Father Polinar ay bunsod ng kanyang maigting na pagkundina sa mga kaganapan noon kung saan marami ang naghihirap. Dahil sa concern ko sa kabutihan ng bayan, I got involved with the leftists, I got involved with the communists. Dahil nakita ko, ang gobyerno noon ay walang kabutihang nagagawa sa mga tao. Ang mga mahihirap ay palaging mahirap. At lalo silang naghirap. Samantala, si Father Eddie Panlilio ay nakasama ng kanyang mga kababayan sa pagtayo mula sa dagok ng Mount Pinatubo eruption. Si Father Panlilio ay nanuklok bilang gobernador, bunsod na rin ng pagkauhaw ng mamamayan doon sa pagkakaroon ng alternatibong pamumuno. I would call it a crusade. No? Tinignan ang sitwasyon ng probinsyang Kapampangan na sa panahong yon ang pumupusturang humabol sa pagkagobernador na dalawa na isang taon nang around this time last year, more than one year nang naghahanda para sa election. Ano? Isa ang incumbent governor, yung pinalitan ko, at saka yung isa naman, yung una si Governor Mark Lapid, at yung isa rin na masigasig na pumupustura noon, si Mrs. Lilia Pineda. No? Na sa pagsusuri nitong grupong ito, ay wala pa ako noon sa grupo. No? Na one segment of the people in Pampanga na gusto at naglalayo na magkaroon ng pagbabago sa politika, wala raw silang mapili. Ito raw na probinsya ng mga bayani at kung saan isinilang ang mga movements. Dito isinilang sosyalista, no?
o sosyalismo. Sa pagkakataong ito, boses na ng nakararami ang nangingibabaw sa krusada. Our province deserve better candidates. O dili kaya naman, maliba sa dalawang kandidato na to, ay magkaroon ng alternatibong kandidato. Nakakatawan sa damdamin, sa advocacy nitong sinasabi nilang third force. Because yung dalawa, first two forces yan, ano? So itong third force, gusto nang magpalitaw ng isang kandidato na sasalamin sa tinatawag nilang advocacy for good governance and responsible citizenship. Isang malaking issue sa bansa ang pagpasok ng mga alagad ng simbahan sa politika, bunsod na rin ng magulong sitwasyong pampolitika sa bansa. Mali yung mga pari, hindi dapat mag-involve sa politics. Why? Why? Is he not a citizen? Does he not have the responsibility to preserve society, to preserve politics from corruption? How can he preserve politics? How can he preserve society as a priest if he does not permeate society and politics with his presence? Maliwanag naman sa identity ng pari yun eh. Ang kanyang papel is, it's more of the spiritual renewal of society. Well, kasama dito, pagka spiritual kasi kasama na rin dito yung total, ano, yung political, may kasama, but more on ano eh, more on the priest living out the values of Christian kind of life na dapat imbibe ng Kristiyano na hindi pare. Pero yung nasa forefront, yung nasa politika, nasa economics, nasa entertainment, mga layon, ano, na kung tutusin, ang pare ang siyang nagsisilbing tagapaghubog sa mga leaders na sila naman ang hahasikaso sa politics, sa economics, and other forms of life. Politics should be the welfare of the people. Yeah, the welfare of the people and the good of society. So, paano nagiging masama ang politika? Nasa mga politiko na nagpapasama dito. Pero mayroon din namang mga politiko na pumasok dyan at lumabas dyan, nagsilbi sa ating pamayanan, sa ating gobyerno, malinis, matapat, at nagbigay ng maraming contribution sa pagsulong ng good politics. Ano? So dapat nga mag-iba, kung gano'n yung pag-iisip ng tao na marumi ang politika, dapat baguhin yun eh. Kundi hindi asenso ang ating bayan eh. Ang nangyari, they go into these positions in politics, in the government, in the governance, for their own welfare. Kaya doon pumapasok ang mga abuso, doon pumapasok ang mga pangungurakot. Yan. Dahil hindi na ang gobyerno, hindi na ang kabutihan ng tao ang hinahanap, kundi ang sarili na nilang kabutihan. Pagbabago. Ito ang nais ng ating mga kababayan. Ito rin ang layunin ni na Father Polinar at Father Panlileo para sa ating bayan. Moral regeneration. Isa yan. Bakit? Hindi magbago ang ating bayan pag ang values and priorities of our people ay hindi magbago. Katulad ngayon, ano ang priorities ng ating mga tao? Sarili, makasarili. Lahat ng ginagawa nila ay kabutihan ng sarili. Hindi iniisip kung mabubuti,